Welcome everyone to Weekly News and NITW with Major Tedbis, and the topic for this video is Sarah nag-sorry kay Kiboloy dahil kay Marcos. During the Foundation Day of the Kingdom of Jesus Christ, sa kasagsagan ng pag-invade, in quotes, ng mga pulisya sa compound ni SMNI Honorary Chairman and Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Carreon Kiboloy, Sarah made a statement that shocked the administration to its core. Unahin ko po muna ang mga naririnig ko, at narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara, o nidagan pa siya presidente, dili ta magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong kingdom nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo, at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Now, medyo dramatic yung entrance ko, but it didn't really matter much or a surprise even, considering the Dutertes are in an ongoing one-sided beef with the Marcoses for some unknown reason. Hindi ko na kayo ibobore with all the details man nangyari between the Dutertes and the Marcoses at yung hidwaan na nangyari sa kanila even before the election happened. Psych! Bibigyan ko yun ng history because I can do whatever I want. And of course, para ma-stretch ng video na to because I don't really have much to report as of yet kasi si Enteng is, well, we haven't really surmised or totaled up every casualties and damages to agriculture and to livelihood that Bagyong Enteng has caused. This all started with the mother of FPRRD na isang Dilawan and an ally to the Aquinos and a vehement anti-Marcos activist. Mula noon, naghari na ang mga Duterte sa Davao up to this day. Basically, Dilawan ang mga Duterte up until nilaban ni Duterte ang Liberal Party as an anti-establishment candidate while being an establishment candidate himself. Pero he said na hindi niya ever i-endorse si Marcos because that would be a disrespect sa kanyang inang lumaban sa diktadurya ng tatay nito. Matatandaan natin, noong kasagsagan noong 2016 elections, hindi magka-running mate sina Marcos at Duterte, with Duterte running with Alan Peter Cayetano for his VP and Marcos Jr. running with Miriam Defensor Santiago as her VP. Now, kahit na hindi sila magka-running mate, parang ganoon ang naging atake. Pero tahimik si Duterte sa mga ginagawa ni BBM, seemingly dismissing him until maging VP niya ito. We can even see a
photo or an illustration Marcos has shared with him and Duterte side by side fighting some stuff. That would be weird kasi ang kanyang running mate is Miriam Defensor Santiago. But, you know, whatever. It is a blatant kind of opposition and of course, legitimizing factor na sumama siya kay Miriam Defensor Santiago. Because that would legitimize him as a statesman na, you know, in-entrust ni Miriam Defensor Santiago ng kanyang VP and, you know, being a ticket themselves. But, in a turnaround, si VP Lenny ang nanalo. Now, fast forward to 2022 elections, mukhang the Marcoses are planning a comeback sa Malacanang, ngunit may isang balak si President Duterte dahil sinabihan niyang weak leader si Marcos at gumagamit pa nga raw ng pinagbabawal na gamot. Nevertheless, Duterte was puzzled dahil biglang umigay or at least biglang umingay uli ang pangalan ni Marcos. Yeah. Here are with Lakas. No, PDP. Hmm. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No. No, I cannot because nandiyan si Marcos. Eh. Hindi ako believe sa niya. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aaral kasi kung saan-saan, sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ito si Bong. Naghahanap ako ng tao na honest at trabahante talaga. Maano ninyo yan, trabahante talaga. Yung kalaban niya ngayon, dalawa na lang yan sila sa political horizon. Eh. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Ako hindi lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a mayor, no, alam ko na yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya, humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabing siya po. Cocaine. And even asked her daughter kung bakit siya tumakbo as the VP ng tante nila. Eh, as of then, mas malakas ang hatak ni Sara Duterte than the Marcoses. And it is true. Even in the popular vote, sure, parehas silang nanalo in a landslide. Pero mas malaki ang nakuha ni VP Sara Duterte na vote count than Marcos Jr., who, in his own right, won in a landslide as well. It's just that, I think 500,000 more votes came to Duterte. Sinabi ni Marcos, gusto ni VP Duterte ang posisyon ng kalihim ng defense, pero ang ibinigay sa kanya, edukasyon, kasi raw nanay siya. A pretty insulting designation dahil nilagay ka sa posisyon ng education secretary dahil babae at nanay ka. No educational or managerial background, just because you're a nanay, you know, you can be a Department of Education secretary because people view education as a kind of a feminine field. Mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Nag-resign rin si VP Sara Duterte sa party ni presidential cousin at House Speaker Martin Romualdez na Lakas CMD dahil hindi si former President Gloria Macapagal Arroyo ang nanaip as the House Speaker. Nabigo rin si President Marcos Jr. na i-ensure ang cooperation ng Kamara and by extension his cousin na House Speaker na bigyan si VP Sara Duterte ng confidential fund worth around 650 million pesos while her predecessors barely, if any, have a CIF, samantalang si Marcos,
intact ang 5 billion na confidential at intelligence fund. Nakipagsagutan ang House of Representatives at ilang tao sa Senado kay VP Sara Duterte that was apparently humiliated dahil sa mga hindi niya masagot na tanong on simple stuff including what is the mandate of the Vice President at bakit ang dami niyang hinihinging confidential fund if ang mandate lang naman ng Vice President is being a spare tire. At yung paglalabas ng apparently legal na transfer ng fund from the contingency fund ng Presidente na hindi nila na-cover up at nabulga with the Commission on Audit spending 125 million in 11 days. Nahalungkot pa yung kulang-kulang 500 million pesos na confidential fund every year sa presidency ng kanyang ama nung mayor pa siya ng Davao amounting to a few billion pesos. So you can see that she feels entitled to have this kind of or at least this much of a confidential fund because she was given that when she was the mayor of Davao City. Binantaan ni Duterte ang House of Representatives, lalo na si Franz Castro, sa show niya sa SMNI with them hitting back. Nag-hold ng rally ang mga Duterte laban sa pinupush ni Martin Walters at Marcos Jr. na People's Initiative route para sa pagbabago ng saligang batas para makakuha ng maraming direct foreign investors ang Pilipinas. Sinabi ni former President Rodrigo Duterte na isang bangag at inulit ang akusasyon niyang drug addict si President Marcos Jr. the same day of the rally of Bagong Pilipinas with the President hitting back na baka dahil ito sa fentanyl. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. People's Initiative manggaling sa tao. Dito mga congressman, alam ninyo kung magkaletse-letse yung buhay na ito. Sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung congress. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Pumapasok kayo ng alanganin. Although sa statement ni President Duterte last night sa drugs and people's initiative and encouraging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Well, 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya palagay ko, kaya nagkakaganyan. May hidwan din laban kina First Lady Liza Araneta Marcos at VP Sara saying, bad shot na siya sa akin at retaliation na your feelings is not a part of my duty as VP. Nag-resign si VP Sara last June sa kanyang posisyon as the Deputy Secretary kung saan patuloy ang kanyang or at least ang kanilang awayan, especially when Duterte said na wala na ang unity at hindi siya gumamit ng Bagong Pilipinas hymn at pledge noong Independence Day, of which Marcos has previously, I think a few weeks ago, kind of institutionalized and even though it is supposed to be not compulsory for local government units, you know, as a VP, you should have been the one to lead by example and, you know, push the routine of the Bagong Pilipinas hymn and Bagong Pilipinas pledge. Although I kind of like the fact na, you know, hindi niya ginamit yon because it's so fucking long and it's stupid na dagdag tayo ng dagdag sa ating whole thing. Sinabi niya rin na hindi siya attend sa son ni President Marcos Jr. appointing herself as the designated survivor. You can watch everything on my channel para sa mga more in-depth
na pag-cover ng news. Lahat ng ito, na-cover ko na sa aking channel. So you better subscribe to the channel, follow my links and socials, ring that bell, like and share this video, at panoorin ang aking mga NIDW mini-major tidbits. So anyway, humingi ng paumanhin si VP Sara Duterte amid the ongoing search sa compound ng KOJC to locate Kiboloy dahil tinulungan niya raw si Marcos na mahikayat ang mga kapanalig niya sa KOJC na bumoto kay Marcos to, and to that, she says sorry, although force. You're basically saying that, you know, I was the one that was responsible for a lot of people in the KOJC kapanaligs to have voted for you. Pero, you know, sumagot si Marcos. When asked, President Marcos Jr. just shrugged off saying na it's her prerogative at wala naman siyang magagawa doon. Basically saying na, let's just move past this and, you know, this kind of bickering between the one-sided beef between us and VP Sara Duterte and her family. It's her prerogative. I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayo maghanda. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Time Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo, pero you should subscribe. You... Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manunod mga kabayan. Avoir me, like, subscribe, follow my links and socials and Avoir. Choose it na would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.